Yun, hi and hello po sa inyong lahat, no? At ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-sensitibo, no? Kasi ito ay pinag-uusapan ng mga iba't ibang Catholic organizations, no? At may mga nagtatanong na ano ba ang stand ng Ave Maristella Catholic Defender pagdating sa usapin ng God died at God died literally. Kasi pag sinasabi ko kasing wala akong pinapit, sinasabi nila na bias ang AMS, no? Kami ay duwag at takot pagdating sa paghahayag ng doktrina ng simbahan. At gusto nilang malaman kung ano ba ako, si San Rio, kung ano ba yung stand ko sa usaping na died ba ko? O ay literal, no? Ako ba ay nasa God died na hanay o nasa hanay ako ng God died literally? Bago tayo magsimula sa usaping ito, inaanyayahan ko muli ang mga makikinig ng live ko, manonood ng live ko, na please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, no? Dahil ang lahat po ng nilalive ko ay doon ko po ina-upload naman sa YouTube para doon po yung mga hindi po naka-catch up o yung mga curious pagdating sa aral ng simbahan, meron po sila kahit papaanong pagkukuhaan. At sa usapin po kung ako ba ay God died o God died literally at bakit ito ang naging sagot ko, dahil unang-una ito yung inaral ko eh, no? Ito yung naiintindihan ko. Ako po si San Rio bilang online founder po ng AMS, no? Online Catholic Defender, no? Ang stand ko po talaga is God died literally, no? Ito po ay tahasang sabi ko sa lahat at kinakabahan ako, no? Kasi ano to eh, sensitibo tong usapin at ang mga nag-uusap-usap patungkol sa paksang ito, yung mga talagang bihasa, dalubhasa, malalim ang inaral. Pero bilang isang ordinaryong Katoliko, no, at ang bawat Katoliko naman ay may karapatan na magbigay ng komento sa isang pinag-uusapan, lalo na't ito'y aral ng Katoliko. Siguro may karapatan din naman ako magbigay ng suggestion, no? At pasensya na po at pasintabi sa mga tao na naniniwala sa God died, dahil ako po si San Rio ay nasa panig ng God died literally, no? Nakakakaba man, nakakatakot, kasi alam na naman ang ganitong usapin ay talagang dinudumog ito, no, ng mga tao, no. May mga panig sa God died, meron din namang panig sa God died literally, and I am 100% sa panig po ng God died literally. At bakit ako nasa panig ng God died literally? Kasi ito pa lang po yung naaaral ko at gusto kong ilatag kung ano ba yung pagkakaunawa ko sa mga naging latagan din ng ibang Catholic debater, defender, apologist, no, pagdating sa God died literally at bakit sila nandito sa panig na to. Pero wag po kayong mag-alala, no, mga kamangga ko dyan, dahil aaralin ko din kung ano rin ba yung nasa likod ng pag-aaral patungkol din sa God died. No, kasi ako kasi yung tipong tao na kinakailangan maging balanse tayo eh, no. Alamin din natin kung bakit may mga Katoliko na pumapanig sa God died. Bakit may God died sila? At may mga Katoliko na pumapanig naman dito sa God died literally. Bakit dito tayo? So ngayong araw na ito, pag-uusapan muna natin kung bakit ako nasa God died literally at ano ba ang meron sa usaping ito pagdating sa God died. At ano ba yung masasabi ko pagdating sa aral, no, sa aral at sa turo ng mga pumanig dito sa God died literally, no? Ako po sa ngayon ay nasa panig ng God died literally dahil ito po yung aking unang inaral. Kasi kung pagsasabayin ko po yung God died at God died literally, baka magka-rumble-rumble, no, yung ideas ko. So ang gagawin ko po, dahil ang paksa natin ay God died literally, ako ay tumitindig sa panig ng God died literally. At sa susunod po, aaralin ko yung paksa naman ng God died. Bakit may God died? At ako din ay titindig doon sa God died. Bakit itong dalawang usapin na ito ay kinakailangan nating pag-usapan?
para mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang nasa tamang opinion, kung sino ba yung nagsasabi ng tamang katuruan, kung God died ba o God died literally, no? Pero dahil ako po ay nasa God died literally, buong-buo ko pong isisigaw kung ano po ba ang aral ng God died literally, ha? I repeat. At aaralin ko ang God died, na which is yung mga nasa panig na God died na mga Katoliko, no? Yun naman ang ituturo ko kung ano ba ang opinion o lataga ng mga God died, no? Bakit God died sila? Hindi natin kinakailangang maglabanan pagdating sa ganitong usapin dahil pare-pareho tayong Katoliko. Ang kinakailangan lang natin gawin sa ganitong usapin ay maunawaan natin yung stand ng bawat isa. No, maunawaan natin ano ba yung stand ng God died literally at ano ba yung stand ng God died. Bakit sila God died? Yun lang naman ang mahalaga doon. Hindi naman siya talaga dapat pinagtatalunan pa. No? At maraming pong salamat sa mga nanonood sa akin ngayon. No? Kinakabahan talaga ako. Ito yung first time ko magbigay ng isang panayam na parang masyado na yatang sensitive ito. Hi po, shout out Ate Ben Peña Flor, kay Ate Maria Eraso, kay Free Miraculous Medal, shout out po, baka naman Free Miraculous Medals, kailangan po ng AMS yan. Kay Kuya Carl, maraming salamat po sa iyo. Thank you for supporting me sa live. Anyways, ipropromote ko lang, no, at sa mga makakanood pa ng mga live videos ko, talagang inagahan ko yung pagla-live ko kasi baka pag ginabi ko tong eksenang ito, baka dumugin ako, no, ng mga kapwa nating Katoliko at questionin din ako sa ilalatag kong presentation. So habang konti pa, ilalatag ko na lang para kung sakaling manood sila, no, tapos na yung live ko at maiintindihan nila bakit ganito yung live presentations ko. At sa lahat po ng nanonood at manonood pa po ng live kong ito, pagdating po sa God Died Literally, inaanyayahan ko po kayo na suportahan natin ang ROG, Rangers of God by Kuya Kalawaka. No? Ang layunin ng samahang ito ay ipanukala at isigaw kung ano po ba ang mga doktrina ng ating simbahan para sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. No? Ang Rangers of God ay naniniwala na ang mga taong nasa Diyos ay ligtas na. No? Tayo ay iniligtas na ni Jesus. Kaya yung kung meron kayong mga gusto ninyong i-express, no, na ayas pagdating sa Biblia para ang mga tao ay ma-inspired at lalo silang gumawa ng kabutihan o maging mabuti, mag-ano kayo kay Kuya Kalawakan, you can PM him or support po sa ROG, Rangers of God, and soon, isa na rin po ako sa tatayo at magiging speaker ng samahang ito na siyang isa po sa mga taong sumusuporta sa akin. Maraming pong salamat, Kuya Kalawakan. No? At sino pa ba? Okay na ba ito? Okay. Wala na pala. Hi Kuya Harold, bye-bye. Kamusta po ang ating pag-uusapan ngayon? Ako ay nasa panig ng God died literally. So, pag-uusapan natin kung bakit ako ay nasa panig ng God died literally at ano ba yung pagkakaunawa ko pagdating sa usaping ito. Hi Cesar Jamero, good afternoon din sa iyo. No? Dito na tayo, simulan na natin ang usapin natin pagdating sa God died literally. Ito yung talagang controversial, no? God died literally at God died. So, tatapusin ko lang kung ano yung stand natin sa God died. And then, aaralin ko din kung ano yung stand ng mga God died followers dito. Ngayon tayo ay nasa panig po ng God died literally, ha? Klaruhin ko lang. At wag po sana kayong magalit sa akin yung mga nasa panig ng God died. Ito ay sarili ko pong opinion. At bilang isang Katoliko, may karapatan po tayong i-express kung ano yung ideya natin pagdating sa paksang pinag-uusapan. Wala po akong balak banggain ang mga personal na opinion ninyo. Ito ay ayon lamang po sa kakayahan ng utak ko kung paano ko ito inaral at binasa. Okay? Pag-usapan po natin unang-una ang God died literally. No? Ano ba ang stand ng God died literally? Lahat po nang nasa panig ng God died literally, ano ba yung ipinaglalaban nila dito? Kapag sinabing God, di ba God died literally? God, di ba? Pag sinabing God o kapag sinabi nating Diyos, no? Pag God died literally, ang English, God, ang Tagalog ay Diyos. So kapag sinabing God,
O kapag sinabi natin Diyos, alam natin na ang salitang God o ang salitang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Tama? Pag sinabing God o salitang Diyos sa aral ng Katoliko, ito ay binubuo ng tatlong persona. Kaya nga tayo ay may Holy Trinity. No? Kapag sinabing God, pag sinabing Diyos, ayon sa doktrina ng ating simbahan, I repeat para malinaw, ito ay binubuo ng tatlong persona na tinatawag nating Trinity. Okay, malinaw yan ha? Ang Iglesia Katolika, no, ang simbahang Katoliko, tayong mga Katoliko actually, tayo ay naniniwala na tayo ay may iisang Diyos at na binubuo ng tatlong persona. Diba? Tayong mga Katoliko ay naniniwala sa iisang Diyos at tatlong persona. No? Ang tatlong persona ay may iisang Diyos. Kapag sinabing God, literally, pag sinabing God, ito ay binubuo ng tatlong persona na tinatawag nating Trinity. Tama? Kapag sinabing ang God, literally, again, God consists three personas, ganun din sa naniniwala tayo na tayo ay may iisang Diyos na may tatlong persona. No? Ngayon, meron ditong statement, no, at alam kong a-agree kayo sa akin, no? A-agree kayo sa akin 100%. Ang sabi, nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Agree naman kayo siguro diyan, 'di ba? God created the human world. Siya ang gumawa ng sangkatauhan. Siya ang gumawa ng mundo, siya ang gumawa ng daigdig nating ito. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, no? Ngayon, bakit ko 'to sinasabi sa inyo tong unang halimbawang ito, no? Etong paglalang ng Diyos sa sanlibutan, ito yung tinatawag nating kalikasan, no? Bakit kalikasan? Dahil ang lumalang ay Diyos. Huwag nating kakalimutan, meron tayong tinatawag na divine nature. Pag sinabing pagka-Diyos, ito ay matatawag na kalikasan o sa English, nature, na tinatawag nating divine nature. So yung paglalang ng Diyos sa mundong ito, sa mundo nating ito, ito ay tinatawag nating the nature or the nature of God o the divine nature. No? So dito papasok ang unang-unang konsepto sa unang halimbawa ko, yung kanyang kalikasan. Dito sa John 1 verse 1 at John 1 verse 14, ang sabi dito, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Tama? Ito ay napakasikat na sitas para sa mga Catholic debaters, defenders, apologists pagdating sa pakikipaglaban sa divinity of Christ o pagka-Diyos ni Kristo. Itong John 1 verse 1 at John 1 verse 14, yung ang berbo, no, ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao. Ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao, no? Sa aral po ng Iglesia Katolika, no, sa aral ng ating simbahan, no, alam po natin, no, na si Kristo, na si Jesus ay 100% man and 100% God. Yun po ay aral ng ating simbahan mismo. 'Di ba? Meron tayong doktrina na tayong mga Katoliko ay naniniwala na si Jesus Christ is 100% man and 100% God. At ang pagiging 100% God at ang pagiging 100% man ni Jesucristo, yan ang tinatawag nating kanyang persona. 'Di ba? Ano ba ang persona ni Jesucristo pagdating sa turo ng simbahang Katolika? Jesus Christ is a man and a God. 'Di ba? At itong John 1 verse 1 and John 1 verse 14, ito yung isa sa nagpapatunay na si Jesus ay Diyos, 'di ba? Ngayon, meron kaya kung ano, 'di ba, kung i-relate natin ito dito sa God died literally, no, sa mainit na usapin ng Katoliko kung saan ba God died ka ba o God died literally, meron tayong tinatawag na Jesus died on the cross. Right? Naniniwala tayong mga Katoliko na Jesus died on the cross
At isa pa sa pinaniniwalaan natin, God died on the cross. No? Naniniwala po tayo sa ganong usapin. Aaron Jenil Ordanesa Pilar, isang iglesia ni Kristo 1914, hindi ka po kasali rito. Ito po ay pag-uusap at talakayan para sa paksa ng mga Katoliko lang. Hindi po kami nag-uusap dito tungkol sa divinity of Christ. Pinag-uusapan po namin dito ay tungkol sa mainit na pinag-uusapan patungkol sa God died at God died literally. Mali yung pinasukan mong live. No? Wag kang maglalatag dito patungkol sa doktrina ng Iglesia ni Kristo kasi pang-Katoliko po itong live na to, hindi ka kasali dito. Wag kang masyadong magpapansin. So kapag sinabing God died, no? Kapag sinabing God died, ito daw ay dapat tumutukoy sa persona, no? So sa lahat daw po ng mga God died dito, ayon po sa pagkakaintindi ko, no? Pag sinabing God died, ito daw ay dapat tumutukoy sa isang persona. Totoo naman, kasi pag sinabing God died, ito daw ay tumutukoy, sabi nila, sa persona ni Kristo. Kaya nga God died, di ba, yung aral ng God died, ito ay tumutukoy sa isang persona. At yung kumakatawan doon sa mismong persona, no, ito ay lumalarawan sa nire-representa batay sa pinag-uusapan. Tama? Halimbawa, God died. Yung God died, ang tinutukoy dito ay yung persona. At yung persona ang tinutukoy dito, siya yung kumakatawan batay doon sa pinag-uusapang paksa. Diba? Yun ang ng God died, no? Ang persona po, pag sinabi nating persona, siya ang ugat ng pinag-uusapan, no? At ang persona na pinag-uusapan dito po papasok ang nature, no? O yung kalikasan. Syempre po kung pag-uusapan natin yung God died at God died literally, ang usapin dito yung pagka-persona, 'di ba? Yung persona mismo. Pagdating sa God died at God died literally, papasok dito yung usapin ng persona. At kapag pinag-uusapan natin ang persona, hindi natin pwedeng sabihin lang na persona ito. Kailangan ipasok dito ang kanyang kalikasan at nature. 'Di ba? Kasi kung hindi natin ipapasok ang kalikasan at nature ng personang pinag-uusapan ito, hindi natin maiintindihan kung ano yung ating inilalaban. Kaya nga po yung God died at God died literally, ang usapin ng mga Katoliko dito, ang pinag-uusapan nila, yung mismong persona. At dahil pinag-uusapan po yung mismong persona, kasama at saklaw dito at nakapaloob dito, yung mismong nature o kalikasan ng personang pinatutungkulan, no? O yung kumakatawan dito sa pinag-uusapan, no? Magbibigay ako ng halimbawa, no? Ano ba yung magandang halimbawa na pwede kong ibigay sa inyo? Si Sanrio ay magandang sumayaw. Halimbawa ko, si Sanrio ay magandang sumayaw, no? So, bakit ito yung aking example sa inyo na si Sanrio ay magandang sumayaw? Bakit ito? Yung sumasayaw, no, yung salitang sumasayaw, no, o yung salitang sumayaw, ito ay ang tinatawag nating verb. Bakit verb? Dahil ito ay action word. Tama? Kapag sinabing si Sanrio ay magandang sumayaw, 'di ba? Tingnan niyo, ang ganda, 'di ba? Pag sinabing sumayaw, ito ay action word. At ang sumasayaw na ito, ito ay lumalarawan kay Sanrio. Tama. So hindi naman natin pwede na ang kalikasan ni Sanrio ay sumasayaw. Pero ang pagsayaw ni Sanrio, ito ay lumalarawan doon sa mismong gumagawa, no? Ngayon, gagawin nating mas malinaw. Paano ko itutugma yung pagsayaw ni Sanrio doon sa God died literally? Paano natin ito pagkakakabitin, di ba? Ganito po ang stand ng God died literally. Ano ba yung stand ng God died literally dito, no? Pag sinabi pong God died, no, dahil ang Diyos ay may tatlong persona, lalabas na matay ang Trinity, no? Namatay ang Ama at ang Espiritu Santo. Kasi God died nga eh. 'Di ba? Ano ba yung God na turo ng simbahan sa atin. Pag sinabing God, ito ay may tatlong persona. So pag sinabing God died, ibig sabihin namatay din yung tatlong persona. Tama po? Nakukuha niyo ako?
Yun po yung stand po ito ha ng God died literally na kapag namatay ang Diyos, lalabas kasama na ang Trinity rito, ang Ama at ang Espiritu Santo. Kaya hindi po siya pwedeng tawaging God died lang. Kasi tandaan po natin, tayong mga Katoliko at ang ating simbahan ay nagtuturo iisang Diyos, tatlong persona. So kapag sinabi mong God died, namatay yung tatlong persona. Samantalang second person lang po yung namatay, di ba? Kaya hindi po pumapabor ang mga God died literally sa salitang God died, no? So kapag sinabi namang God died, ayon naman to sa mga God died literally, no? Pag sinabi namang God died literally, sa tindig po ng ibang Katoliko, pag sinabing God died literally, alam naman po natin kung sino yung literal na Diyos na namatay. Di ba? Si alam naman natin. Di ba? Bakit nilagyan ng God ng literally itong God died na to? Dahil tayong mga Katoliko, hindi naman tayo mangmang para hindi naman natin malaman kung sino yung literal na namatay na Diyos. Sino ba yung ipinako sa krus? Hindi ba? Si Jesus. Si Jesus ay literal na namatay. Sino ba si Jesus? Siya ay Diyos. Kaya ang naging instant po ng God died literally, bakit naging God died literally? Dahil sa, si Jesus ay namatay sa krus at si Jesus ay Diyos. Kaya literal na namatay si ano? Si Jesus. Literal na namatay si Jesus. Literal na namatay yung Diyos. 'Di ba? Ayun po yung instant ng God died literally. Kaya po ang God died literally ay patungkol kay Jesus dahil si Jesus ay literal na namatay sa krus. Si Jesus ay Diyos, kaya God died literally. No? Ngayon, kapag sinabing death, kapag sinabing kamatayan, no? Pag sinabing pagpanaw, no? Pag sinabi nating kamatayan, namatay, pumanaw, natigok, no? Ang physical na katawan mo, no, itong katawang pantao natin, no, o ang material body mo, no, ay namatay. Pag sinabing ikaw ay namatay, ang physical na katawan mo ay namatay. Yun po ang ibig sabihin ng death, no? Yan ang tinatawag natin na literal death. Literal na tigok ka. Pag namatay ang material body mo, namatay ang pagkakatawang katawang lupa mo, no? Ang tawag sa iyo natigok ka. Ikaw ay nasa salitang literal death, literal kang patay. Ngayon, pag pumasok ang kamatayan sa tao, no? Ngayon namatay ka, 'di ba? Natigok ka. Pag ikaw ngayon ay natigok, ikaw ay namatay at pumasok ang kamatayan ngayon sa tao, no? Tayong mga tao namamatay, wala namang pong immortal dito. Ewan ko lang sa mga makalangit diyan, hindi yata namamatay ang mga 'yan, no? Pag pumasok ang kamatayan sa tao, no? Dito na po papasok ang paghihiwalay ng katawang lupa mo at ng espiritu mo. 'Di ba? At dito na magkakaroon ng separation of soul and material body o material being. Tama? Kapag pumasok ang kamatayan sa ating mga tao, tayong mga tao ay natigok, maghihiwalay na ang ating katawang lupa sa ating kaluluwa. 'Di ba? Doon na papasok ang separation, no? At ayon dito sa Scathan Catholic Bible Dictionary, no? Scathan Catholic Bible Dictionary, ang sabi dito, death is the separation of the soul from the body and the end of earthly life. No, kaya malinaw po, Catholic Bible Dictionary to, no, the death is the separation and of the soul from the body. So malinaw, ang kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa mo pati ng iyong katawang panlupa. Catholic Dictionary po yan. Ito ay mababasa rin natin, isang pagpapatibay na meron pong paghihiwalay ng kaluluwa at katawan, no, pag ikaw ay namamatay. Dito sa Lucas 23 verse 46, ang sabi rito, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. No? So yung pahayag o yung mababasa natin dito, ayon sa aklat ni San Lucas, no, dito ipinapakita yung statement dito na paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan. No? Nagkaroon sila ng separation.
Kaya kapag ang tao namamatay, tayong lahat mga tao ay pumapanaw, naghihiwalay ang material body natin at ang soul natin. No? Kasi ang namam hindi ka pwedeng tawaging namatay ka kung hindi mamamatay ang katawang panlupa mo. 'Di ba? Tama? Okay. Dito po sa Vines Dictionary, no, kung babasahin natin yung Vines Dictionary, ang sabi rito, death is used in scripture, the separation of the soul or the spiritual part of a man from the body or the material part, no? So sa madaling salita po, mga kamangga ko, no, para makatanggap ka ng kamatayan, para maranasan mo ang kamatayan bilang isang pagpapatibay na namatay ka nga, no? Dapat ikaw ay may katawan at may kaluluwa. 'Di ba? Kasi sabi, death is the separation of soul and body. Hindi ka pwedeng mamatay kung wala kang katawang panlupa. Para ma-experience mo, maranasan mo na ikaw ay namatay, kailangan mong magkaroon ng katawan. At kapag ikaw ay may katawan at ikaw ay namatay, ang kaluluwa mo ay aalis doon sa katawang panlupa mo. At yung kamatayan doon, papasok yon sa katawang panlupa mo dahil ang namatay doon ay yung material body mo, hindi yung soul. Tama? Malinaw? Ang paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan ay posible pong mangyari, no? Kung ikaw ay may kalikasan ng pagiging tao, no? O meron kang human nature. Posible at 100% mararanasan mo ang kamatayan kung ikaw ay isang tao. Kung ikaw ay may kalikasang pantao, kung ikaw ay may human nature. Dahil alam naman natin lahat ng tao, pag sinabing human, ay namamatay. So pag ikaw ay may kalikasan ng pangtao, ikaw ay isang tao, 100% mararanasan mo ang kamatayan. At lahat ng tao na namamatay, nagkakaroon po tayo ng separation ng soul sa ating material body. Ikakaintindihan po tayo dyan, ha? Ang pagkakaroon natin ng sugat, no, ang pagkakaroon natin ng paghihirap sa ating mga katawan, maging ang kamatayan, ito ay nagmumula at ang dahilan nito ay ang pagiging tao natin. Ang bawat sugat, pagod, gutom, hinagpis, no? At maging ang kamatayan, yan ay nararamdaman nating lahat dahil tayo ay isang tao. At ang lahat ng ito, ang pinag-uugatan nito ay ang ating human nature. Dahil tayo pong mga tao ay may kalikasan sa pagiging tao. Ngayon, ito po yung isa sa pinakadiwa ng mga Godday literally. At uulitin ko po, ang ini-stand ko ngayon ay yung mga nasa Godday literally. Hindi ko pa po naaaral kung ano po ang stand ng Godday, but soon, aaralin ko pong maigi ang stand ng Godday para ma-express ko din po sa inyo kung ano po ang ipinaglalaban ng mga Godday pagdating sa kanilang katuruan dito, no? Kaya po ngayon, dahil ako ay nasa Godday literalistan, ipaglalaban ko po ito. Kaya ngayon, si Kristo ay namatay sa krus, no? At ang kamatayan sa isa o, ito ay paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan, no? Separation ng body at ng soul. I repeat, si Kristo po, si Jesus ay nakaranas ng kamatayan. Dahil si Kristo ay ipinako sa krus, namatay. Inilibing pa nga, di ba? Inilibing pa, kaya nga nabuhay muli eh. Kasi nga namatay, nakaranas siya ng kamatayan. At nung si Kristo ay nakaranas ng kamatayan, ayon sa ating paniniwala, pag ikaw bilang isang tao ay namatay, maghihiwalay ang body at ang soul mo. At yung kamatayan ni Jesus bilang isang tao, nag-separate ang kanyang soul sa kanyang body. Kaya naranasan niyang mamatay. At mababasa ito sa Lucas 23,
verse 46, no? At alam nating mga Katoliko, no, kung sino yung literal na namatay dito. Kasi naguguluhan kayo eh. God died, literally God died. Hindi namamatay ang Diyos, 'di ba? Pero hindi po patungkol dito yung divine person, ha? Kasi marami po na nakikiisyoso sa usapin po ng God died at God died literally, na sinasabi sa akin, hindi, Ate San, hindi namamatay ang Diyos. Ang pinag-uusapan dito regarding sa God died at God died literally ay yung persona, yung second person, yun yung pinag-uusapan, hindi po yung Diyos. Wala, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos, no? Dahil ang Diyos, siya yung nagbibigay buhay. So yung God died, pag sinabing God died at God died literally, sa mga ngayon lang din nakarinig, hindi po rito pinag-uusapan yung divine nature. No, hindi po namamatay ang divine nature. Ang pinag-uusapan dito, yung second person na si Jesus Christ, ha, para malinaw. So malinaw po, no? Si Kristo ay Diyos, no? Alam nating mga Katoliko, si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay nakaranas ng kamatayan, kaya siya ay tinatawag na God died literally. Bakit naging God died literally ang stand ng kabilang Katolikong ito? Dahil si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay nakaranas ng kamatayan. Si Kristo nakaranas ng paghihiwalay ng soul and ng body. Si Kristo ay namatay. Kaya dito papasok ang konsepto ng God died literally. No? Ngayon, kung sasabihin daw kasi natin God died, ayon naman sa God died literally, tatandaan natin, ang salitang God o ang salitang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Kung kakabit tayo sa salitang God died, lalabas ang tatlong persona ang namatay. Diba? God died means the Trinity is dead. No, Trinity is died. Na namatay ang tatlong persona. Pag sinabi mong God died, ang tatlong persona ay namatay. No, ayun ang stand po ng God died literally. Pag sinabi mong God died literally, alam nating mga Katoliko kung sino ang Diyos na namatay literal. Alam natin na si Kristo ay Diyos, siya ay pinako sa krus, siya ay namatay sa krus. Sino yung literal na Diyos na yon? Si Kristo. Kaya God died literally. Kaya hindi po pumapabor yung mga God died literally sa mga God died, dahil pag sinabing God died, dito daw papasok na ultimo ang Trinity namatay. Ha? Pinatay nyo na ang Trinity. Yan ang sinasabi sa stand ng God died literally. Sabi nga rito sa Lucas 23 verse 46 bilang pagpapatunay, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang kanyang hininga. Kaya po sa usapin ng God died, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nakaranas ng kamatayan. No? Naranasan niyang mamatay literal, kaya po siya tinawag na God died literally. Si Jesus ay isang Diyos, si Jesus ay nakaranas ng pagdurusa, si Jesus ay nakaranas ng kamatayan, si Jesus again ay isang Diyos, kaya God died literally. Jesus Christ is God, Jesus Christ literally died, that's why God died literally. No? Sa usapin ulit ng God died, dito ay nagpapakita na ang Diyos ay nakaranas ng kamatayan, naranasan niyang mamatay literal, kaya nga tinatawag natin itong God died literally. Bakit? Dahil naranasan ni Jesus, which is God, na humiwalay ang kanyang soul, kanyang kaluluwa sa katawan o human body, so may pumasok na death o literal death, no? Kay God, which is Jesus the second person. God died literally because Jesus is literally die on the cross and Jesus is God. That's why God died literally. Malinaw po, ah? Kaya hindi maaaring God died lang, kasi pag sinabi mong God died lang, papasok dito ang tatlong persona, no? At ang Trinity, tayo ay may iisang Diyos. Pag sinabi mong God died lang, namatay ang tatlong persona. That's why we other Catholic, tayong ibang Katoliko, tayo ay nasa stand ng God died literally because we know Jesus Christ is God and Jesus died on the cross literally. That's why God died literally. Malinaw po?
Pag-guide, literally, alam nating mga Katoliko, sino ang literal na Diyos na namatay? Jesus Christ literally died on the cross. Jesus is God. He died literally. God died literally. So yun po ang stand ng God died literally. Ganun din po sa stand ko na ipinaglalaban na kung bakit ako ay nasa panig ng God died literally. Kung pag-uusapan natin ang second person, bakit ang stand ko ay God died literally? Because Jesus Christ is God. Jesus Christ died on the cross. God died on the cross. Jesus Christ died literally on the cross. God died literally, died on the cross. That's why God died literally. Magbibigay po ako sa inyo ng another example. It is just like the Sacred Heart of Jesus. We Catholic worship and adore the Sacred Heart of Jesus. Why? Because the Sacred Heart of Jesus is part of the body of Jesus Christ, right? And we know that Jesus Christ is God. That's why we Catholic must adore the Sacred Heart of Jesus. Kung ang puso ni Hesukristo ay sinasamba natin dahil ito ay bahagi ng katawan ng mismong Diyos na si Kristo, bakit yung hindi mismo doon sa nakabayubay sa krus? That is God. And Jesus Christ literally died on the cross. Diba? Jesus Christ literally died on the cross. And Jesus Christ is God. That's why God died literally. Diba? Kaya ganun po yung ipinaglalaban ng mga God died literally dito. Ayan po yung base lang po sa understanding ko kung paano ko ba ipagtatanggol yung mga Katolikong nasa panig ng God died literally. No? Ako po ay naniniwala na si Jesus Christ ay 100% man and 100% God. 100% man si Jesus Christ, kaya nga po siya namatay. Dahil lahat po ng tao ay namatay. Si Jesus Christ, nung siya'y nabubuhay, siya ay sinamba. At ang pagsamba ay binibigay lamang para sa Diyos. That's why Jesus Christ is 100% man and 100% God. And even siya ay nasa katawang tao, siya ay buhay at nangangaral noon sa mga tao, no, nung panahon ng mga apostol, siya ay Diyos din. Bit-bit niya ang kanyang divine nature. Kaya yung ipinako dun sa krus, hindi lang po yun basta-basta tao lang. Yun po ay Diyos. Walang pwedeng magligtas sa kasalanan ng sanlibutan kung ang nakapako doon ay tao lang. Do? Kaya God died literally. Ang nire-represent dito, hindi po yung divine nature ang namatay. Ha? Hindi po divine nature, hindi po yung pagka-Diyos ang namatay dito. Yung namatay dito, yung katawan ni Kristo na kumakatawan bilang bugtong na anak, yun ay Diyos. At alam natin na si Kristo ay Diyos, siya ay namatay sa krus. That's why God died literally. Like what I've said, Jesus Christ is a man and a God. And we Catholic, not only for us, kundi sa iba't ibang mga sekta dito na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya kung namatay si Kristo, no, at namatay, kaya kung namatay si Kristo sa krus, dapat maniniwala ka na namatay ang Diyos. Hindi yung divine nature, ha, kundi yung pagkilala at pagtingin natin kay Kristo na siya ay Diyos. Diba? Parang ako, Sanrio, ipinako sa krus. Ang pagtingin nyo sa akin, isang bakla. No? Isang baklang mangangaral. Nung ako ba ipinako sa krus, ang tingin nyo lang ba sa akin, ang namatay lang ba sa akin yung pagiging Sanrio ko? Hindi. Kundi yung kasama doon yung pagiging bakla ko. Baklang Sanrio na matay sa krus. Ganon din ang pagkapako ni Jesus. Nung ipinako si Kristo sa krus, ang namatay doon, ang Diyos na nagkatawang tao, so kasama ang salitang Diyos doon. That's why God died literally. No? Ipinako sa krus si Jesus, hindi mo pwedeng ipinako ang anak ng tao. Diba? Kapag sinabing ipinako sa krus si Jesus, namatay ang Diyos na nagkatawang tao. That's why God died literally. Yan po yung stand ko at ako po ay nasa panig ng God died literally. At sa mga nasa panig po ng God died dito, pasensya na po kayo. Wala po akong balak insultuhin o i-offend o paratangan na kayo ay mali. As I said, as a Catholic, and I am an independent Catholic po, no, wala akong mga organizations na nasasagasaan sa statement ko. Ako po ay sisigaw at maninindigan na ang tama po na pagpapahayag
sa ating katuruan, dapat po ay God died literally. And hindi naman po nagbubukas o nagsasara yung aking ang isip para aralin din kung ano ba ang stand ng God died. And soon, no, and soon, aaralin ko naman po yung stand ng God died nang sa gayon ay maintindihan natin kung bakit nandoon naman silang panig. Pero malinaw po ang presentation ko. Ako po si Sanrio, 100%, at isa po sa nakikibaka at ipagtatanggol ang mga Katolikong nasa panig ng God died, literally. At sa lahat po ng mga viewers ko, hi Joshua Carluen, hi Ate Jemay Socorin, Kuya Paul Regalado, no? Gian Daryl Oma, at kay Ark, no? Kay Ark, kamusta po sa inyo? Anawa po, nagustuhan ninyo yung maiksing presentation ko regarding sa God died literally. And as I said, I am 100% favor sa God died literally. Ako po si Sanrio, ang online founder po ng Ave Maristela Catholic Defender. Na please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Doon po nyo makikita kung ano pa po yung mga mga usapin o aral ng ating simbahan patungkol sa mainit na isyu na pinag-uusapan ngayon kasalukuyang panahon. Maraming maraming salamat po at salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood po sa akin ngayon sa live ko. God bless you everyone and thank you very much. Mahal na mahal ko po kayo.